question. Chris, how about you? Well, I answered that kasi kung ano yung naging improvement ng like the actors. When it comes sa like yung ko, if you're gonna base it on your observation, ano naman yung parang naging improvement ng let's say ng character mo from season 1 to season 2? Hindi, si Hope kasi I feel like sa first season, parang hindi pa masyadong na-deep kung ano talaga yung personality niya and parang the first, parang surface level pa lang kasi yung nakita kay Hope sa season 1. Eh. Hindi pa nakita talaga doon kung alam mo yung other side of her. So dito makikita natin yung ibang side naman ni Hope. Yun po. So tip of the iceberg pa lang pala yun. It's giving Titanic, ha? Yes. Are you Lone underscore Wolf? I'll save that question. Nabigla kami dun sa question. Let's be curious, I'm curious. Eto, next question ko is for Erica, okay? Ang tanong, kamay sa dibdib, Zoomers! Ang tanong, paano kayo nag-prepare for your roles in season 2? Siyempre po ate, unang-una, nagpapayat. Kasi nga po, summer, tapos yung wardrobe, sila na sa amin yung mga peg. So ayun, nag-gets ko na na kailangan naka 2-piece. Kailangan naka-bikini to. For a long time po, ever since I was young, I've always struggled with my body image. And yung hindi ko talaga... nahirapan akong tanggapin yung appearance ko, physical appearance. So, naging opportunity din siya for me to work on myself and to be healthier. Tapos, isa pa po is pinag-aralan ko po ulit yung character. For this season, kasi mas meron ng depth yung character ni Faye. Mas makikilala na siya ng mga tao, mas malalaman na natin yung mga struggles niya. I also reached out to my friends who are part of the LGBT community, interviewed them to avoid playing a caricature of a queer woman, and I had lots of fun. So, ayun po. Thank you. Yeah. Thank you for sharing. And you're gorgeous, just the way you are. Thank you so much. Kamukha ka ng Emily in Paris, Philippines version. Kamukha mo yung best friend ni Emily. Oh my God! Papalakarin ko na po yan. Thank you. We're good? Okay. Alright. So now, the question, ibabato ko na po yun sa ating mga kaibigan sa press. Baka sabihin nila, ano, napamedia ko ang kape ko, lang din magtatanong dito. Eto na! Mama to Shy, thank you so much. Take it away, Sir Aaron. Thank you, Nikki. Our next set of questions will come from Alan Sangkon of Stars Potog. Hello po, good afternoon everyone. Congratulations sa season 2. Thank you po. Karamaming question po dahil tinanong na ni Nikki yung question namin. Ni joke na. Hindi, yung tanong ko na lang for ano for her, di sa kay ano, Krisa. Para kasi nung season 1, isusum ko lang. Wow! Hindi, tanong ko lang, kasi nakita namin from the first time na nakita namin kayo on screen, talaga nakita namin yung chemistry niyong dalawa. Tanong lang namin dito sa season 2, ano na ba yung na-develop sa inyong dalawa bilang love team, di ba? Siyempre pagka love team daw kayo, di ba? Parang mas na-develop yung friendship, yun. Parang ganun. Sa inyo, ano na yung na-develop sa inyong dalawa? Kau na lang. Ano ba? I guess, you know, ako personally nung nalaman ko may season 2, I think, pumatak sa isip ko na obviously magde-develop yung story ni Jigs and Hope. And it was important na maipakita yun through our performance, I guess. And I guess we were able to work on that. When we were shooting kasi season 2 ang daming mga love team, kilig-kilig moments, mga rom-com moments, I guess. And hindi namin napag-usapan kung paano i-execute yun eh. Actually, before season 1 po kasi friends na talaga kami ni Harvey. Like, we're in the same friend group. So parang sa season 1, wala na talaga kami kailangan. So the chemistry doing the show, nandun na po talaga siya. And I'd say,
ayoko na mag-lie. Siguro in a way, parang may mga times na nadadala rin kami sa eksena. Mas naging comfortable po kami sa friendship namin, lalo na ngayon. Okay, isa pa kailaborate ang yung nadadala kayo sa eksena. Parang... Hindi, parang may mga times kasi na hindi na namin siya pinapag-usapan. Like, it just flows naturally kung paano namin gagawin yung scene. Tsaka when you do a scene like that na kilig-kilig talaga with a scene partner, hindi mo naman ma-fake yung, kasi makikita yun sa lente. So as much as possible, you really have to, I guess, dive into the scene. Tapos bigay lang talaga and really, paano ba? I guess what Harvey is saying, parang it's important to connect also in real life para mapakita niyo talaga sa screen kung ano yung dapat ibigay sa eksena po. Thank you. Looking forward din sa mga eksena na yan. Thank you po. Abangan ng mga tao. Sana nga after Summers, mas marami pang project sila, no? Kasi talagang bagay na bagay kayo on screen. Thank you po. Thank you po. Yung second question ko, tanong ko lang kung sino dito yung mga first time na nagkaroon ng project on Summers. Pwede yung nakataas ng point ko. Naging game show, ano? Game show. Sino yun yung first, ano? Yeah. Tanong ko lang kasi after, ibig sabihin, because of the success of the Summers one, talagang kinagat ng tao, di ba, dahil maganda at napansin yung mga acting ninyo. Kaya personally, lalo na yung mga first project to, ano yung nabago sa inyo after doing the first season, di ba? At ano pa yung mga challenges that you're going to encounter dito pa sa second season ng Summers? Anyone can answer? Ayan, si Anna. Since first ko po itong Zoomers, personally yung mga nabago po, of course, mas nakilala po ako ng mga tao and hindi lang ako ina-identify as kapatid ni Eric Santos. Mas sinasabi po nila na, siya yung Juniper sa Zoomers, you know. And ayun po, mas marami pong nakakilala sa akin. And for challenges naman, I think, mas na-pressure po ako kasi nung season 1, yung character ko po, si Juniper, hindi po talaga siya kapansin-pansin sa season 9. Parang lumabas lang po siya nung first episode, tapos lumabas na naman siya nung last episode. Yun lang, nag-hi lang siya kay Tanya, yun lang po yung character ko nun. And then this season naman, ayun po, nakita na, nalaman ko na po yung backstory ni Juniper, may ganito pala siyang pinanghuhugutan. So, ayun po, challenge po yun na kailangan pong i-internalize ko yun and isa puso na ganito si Juniper, so kailangan mabago ko na yung parang kung ano ba yung tingin ko kay Juniper before nung season na one na tahimik lang. So, ayun. Pero this season, ayun, medyo mysterious pa rin na si Juniper na bestie ni Tanya. Ayun po. Sino pa po? For me naman po, the difference from season 1 and season 2, I can say, ano po, mas more depth din si Tanya sa season 2 kasi we saw her in the first season as vlogger-vlogger lang, super energetic, pero sa season 2, dun na makita na yung tunay na sarili niya. So, I have to show na kahit bubbly siya, energetic, influencer, sa friends niya, alam nila lahat na she can be mahinhin, shy. And then also sa love triangle namin, I had to build more emotion. Sa two girls, I had to parang build how would I approach both of them in character as Tanya. Paano ba ako interact with their character? So yun, nahirapan ako kasi di ba one is my best friend, one is my ex-fling. So syempre, I had to build up that emotion kung paano po sila ma-treat yung both na syempre mahal ko yung dalawa. Hindi lang makapaniwala. Na-shock lang ako nung narinig ko yung fling. Tapos ang hinihin ni baby Crystal. Pagalan ako. Thank you, Crystal. Zabel! Sa akin naman,